Supply ng kuryente sa lalawigan ng Aurora maliban sa bayan ng Dinggalan na ibalik na. May ulat si Russell Simorio. Apat na araw matapos ang pananalasa ng bagyong Karding, naibalik na ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng Aurora, kung saan dalawang beses na naglandfall ang bagyo, pero ang supply ng kuryente sa bayan ng Dinggalan na direktang tinamaan ng bagyo hindi pa rin naibabalik. Ay, yung mga puno po nagtutumba na po. Tapos yung mga bahay, makikita niyo po talaga nagliliparan na po sila. Yung mga sobrang lakas po talaga ng hangin. 500 kabahayan sa bayan ang totally damaged dahil sa bagyo. Yung po mga infra project po na nasira, na damage, ano po. Yung pong ating mga negosyo, puhunan na kailangan para maibalik. Yung pong ating mga tourism establishments po na halos 2 taon pa lang nakaka-survive after Typhoon Ulysses. Sa inilabas sa situational report ng PDRRMO, umabot sa mahigit 7,400 ang bilang ng damaged houses sa buong Aurora. Mahigit 70 milyong piso ang naitalang danyo sa infrastruktura sa Dinggalan, kabilang ang 25 na silid-aralan, habang mahigit 1.2 milyong piso naman ang danyos sa healthcare facilities. Pinag-aaralan ng provincial government ang pagdideklara ng state of calamity. Depende po dun sa resulta ng assessment, ano? Kasi mayroon tayong criteria. Kung aabot dun sa criteria ng para makapag-declare ng state of calamity, so possible na mag-declare. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, One North Central Luzon.